Respeto ang binigay ni Luka Doncic, mga idol, sa ginawa nga sa kanya ni Andrew Wiggins. Ang nabanggit at nasabi, naging reaksyon ni Luka Doncic sa ginawa sa kanya ni Wiggins ay sabi niya, "That was impressive. Nakakamangha daw yun. I'm not going to lie." Napanood niya nga raw muli yung video at nasabi niya, "Oof, I wish I had those bunnies." Sana nga daw ay kasing taas niya tumalon etong si Andrew Wiggins. Hindi nga naging bitter, mga idol, si Luka sa ginawa nga sa kanya ni Wiggins kahit napahiya siya. Kundi nirespeto niya pa nga ang ginawa ni Wiggins dahil totoo nga naman napakalupit na highlight ng ginawa ni Wiggins dito kay Luka Doncic. Pero kayo, mga idol, ano bang masasabi nyo? Ano bang reaksyon nyo nung napanood nyo nga itong pagsalpak ni Andrew Wiggins kay Luka? Komento nyo lamang ang inyong mga opinyon. At sa ating next balita naman, mga idol, LeBron James muli na namang nagparamdam ngayong playoffs dahil nga sa kanyang statistics. Dahil ito nga si Jason Tatum, mga idol, ay pang-apat sa pinakabatang NBA player na may score ng 25 plus points sa kanilang 25 games sa NBA playoffs. Jason Tatum, 24 years old and 77 days. Samantalang ang pinakabata, mga idol, ay ito nga si LeBron James, 23 years and 124 days. Pumangalawa si Kobe, 23 years, 248 days. Kevin Durant, 23 years, 251 days. Yan nga, mga idol, ang elite company ng mga batang NBA player na nag-perform na nga agad pagdating nila sa playoffs. Etong si Jason Tatum, mga idol, ay napabilang nga kay LeBron, kay Kobe at kay Kevin Durant. Pero anyways, mga idol, panghuling balita na nga tayo. Chris Mullin, former player ng Golden State Warriors, sinabing tapos na ang series na ito against the Dallas Mavericks. Sabi niya yung series is over. Pinepredict niya nga na tatalunin ng Golden State Warriors, mga idol, itong Dallas Mavericks sa tuusad na sa NBA Finals. Well, mataas na nga sobra ang tsansa ng Warriors matapos nga nilang umakyat na sa 3-0. At hindi na nga rin natin mapagkakaila, mga idol, na parang tapos na nga talaga ang series na ito. Dahil wala pang ang NBA team ang nakaka-overcome ng 0-3 sa playoffs. Lahat, mga idol, direkta na sa pagkatalo. Kaya naman itong si Chris Mullin, former NBA player, ay sinabi, tapos na ang series na ito. Siguradong papasok na ang Golden State Warriors sa NBA Finals. Kayo ba, mga idol, ano bang opinion nyo dito? Sumasang-ayon ba kayo kay Chris Mullin na itong Warriors pasok na sa Finals? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At yan nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!